like to share this plaque of recognition with that one person who truly embodies this realization. Para po sa akin, isa rin siyang hero. And she's none other than my niece, Doctora Annalyn Santos. Sorry! Hi everyone, I'm back! You scared of her? Well, don't be. She's a piece of cake. 2 weeks na akong dilim! Ang ino mo sabihin? Buntis ka? Ano kasi, parang yun yung kutob ko eh. Kaya, magpapacheck up muna ako. May ano ko, schedule ako sa OB ko. As long as we're here in the same hospital, hindi tayo magiging okay. Naintindihan mo? Doktora Tanyag. Doktora Santos. My offer still stands. Para hindi na kayo mag-away. Welcome ko yung magpatuloy mo residency mo sa East Ridge. Dok, maraming salamat po pero kahit gano'n niyo po ako pilitin, hindi po ko lilipat ng ospital. Nag-promise po kasi ako kay tatay eh. At saka dito niya po ako iniwan, kaya gusto ko po pagbalik po niya, andito po ako. Naiintindihan ko, Doktora Santos. What about you, Doktora Tanya? Me? Of course not. Hindi ako aalis dito sa Apex. This hospital is my birthright. Total, ako lang naman ang nag-iisang legal na anak ni RJ Tanya. And you, how dare you na mag-pirate ng doktor dito sa Apex para pumunta sa hospital mo? Gusto ko lang ang makatulong sa inyong dalawa. Boss, hindi ka nakakatulong. Dok, pasensya na po talaga kayo ah. Pero sabi ko nga po, kahit ano pong pilit niyo po sa akin, hindi po ko alis ng Apex dahil po kay tatay. Naiintindihan ko, Doktora Santos. Pasensya ka na. Gusto ko lang makatulong sa inyo ni Zoe. Roman. Daya naman ito si Josa. Kala ko ba kasama siya sa paghahanap ng bahay? Lynette, nasan ba siya? Kasi ano, may lakad eh. Ang sabi niya, pupunta siya sa ano, sa palengke. Kasi sabi niya, maghanap daw siya ng ano, ng murang pwesto. Naku, nagdadahilan lang yun. Alam mo naman, click the subscribe button to watch the video. 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 Nakabalik na daw doon. Nako! Babalik yung OG na impacta ng Apex? Dali. Ano OG? Original gangster. Tapos impacta pa. Talagang kumpletos Ricardo yun eh. Bakit kaya nandito na si Ma'am Moira? Di ba dapat kasama pa na yung asawa niya? Dapat inintay man lang niya na makarecover tong si RJ. Eh baka naman namimiss niyang bulihin si Annalyn. Nakaw! Subukan niya. Flying kick nga abuti niya sa akin. Po, Cromwell. Sa tingin ko hindi na niya magagawa yun. Kasi nandito na si Ma'am Giselle eh. Mukha naman siyang mabait. Tsaka mukha namang okay silang dalawa ni Annalyn. Alam mo, ganyan din si ano eh, si Lolo Pepe nung una. Kaya bait-bait. Ngayon, parang outsider na ang tingin kay Annalyn. Parang ulyanin na nga yun.
share this plaque of recognition with that one person who truly embodies this realization. Para po sa akin, isa rin siyang hero. And she's none other than my niece, Doctora Annalyn Santos. Sorry! Hi everyone, I'm back! You scared of her? Well, don't be. She's a piece of cake. 2 weeks na akong delay! Ang ino mo sabihin? Buntis ka? Bibi, ano kasi parang ninyong kutugo eh. Oh. Kaya magpapacheck up muna ako. May ano ko, schedule ako sa OB ko. Ay, ganun. As long as we're here in the same hospital, hindi tayo magiging okay. Naintindihan mo? Doktora Tanyag. Doktora Santos. My offer still stands. Para hindi na kayo mag-away. Welcome ko yung pagpatuloy mo residency mo sa East Ridge. Dok, maraming salamat po pero kahit gano'n niyo po ako pilitin, hindi po ko lilipat ng ospital. Nag-promise po kasi ako kay tatay eh. At saka dito niya po ako iniwan, kaya gusto ko po pagbalik po niya, andito po ako. Naiintindihan ko, Doktora Santos. What about you, Doktora Tanya? Me? Of course not. Hindi ako aalis dito sa Apex. This hospital is my birthright. Total, ako lang naman ang nag-iisang legal na anak ni RJ Tanya. And you, how dare you na mag-pirate ng doktor dito sa Apex para pumunta sa hospital mo? Gusto ko lang makatulong sa inyong dalawa. Boss, hindi ka nakakatulong. Dok, pasensya na po talaga kayo ah. Pero sabi ko nga po, kahit ano pong pilit niyo po sa akin, hindi po ko alis ng Apex dahil po kay tatay. Naiintindihan ko, Doktora Santos. Pasensya ka na. Gusto ko lang makatulong sa inyo ni Zoe. Roman. Uy! Daya naman ito si Josa. Kala ko ba kasama siya sa paghahanap ng bahay? Lynette, nasan ba siya? Kasi ano, may lakad eh. Ang sabi niya, pupunta siya sa ano, sa palengke. Kasi sabi niya, maghanap daw siya ng ano, ng murang pwesto. Naku, nagdadahilan lang yun. Alam mo naman, click the subscribe button to watch the video. 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 Nakabalik na daw doon. Nako! Babalik yung OG na impacto ng Apex? Dali. Anong OG? Original gangster. Tapos impacto pa. Talagang kumpletos Ricardos yun eh. Bakit kaya nandito na si Ma'am Moira? Di ba dapat kasama pa niya yung asawa niya? Dapat inintay man lang niya na makarecover tong si RJ. Eh baka naman namimiss niyang bulihin si Annalyn. Nakaw! Subukan niya. Laing kikangabuti niya sa akin. Po, Cromwell. Sa tingin ko, hindi na niya magagawa yun. Kasi, nandito na si Ma'am Giselle eh. Mukha naman siyang mabait. Tsaka, mukha namang okay silang dalawa ni Annalyn. Alam mo, ganyan din si ano eh, si Lolo Pepe noong una. Kaya bait-bait. Ngayon, parang outsider natin kay Annalyn, parang ulyan nila ngayon. Feeling close ka, ha? Panay ang dikit mo kay Giselle? I know your game, Annalyn. Si Giselle ang pinakamalaking kalabaw na maaari mong kapitan.
Siyempre, Giselle is the queen of Apex now. Galawan lang talaga ng mga parasite, di ba? Ma'am, with all due respect po, I am no parasite. Isa po akong doktor dito and I know my worth. Well, just so you know, huwag kang masyadong pa-close kay Giselle because she doesn't like you at all. Ma'am, parang hirap naman pong paniwalaan yan. Yun ang sinabi niya sa akin, na lahat ng ginagawa niya, lahat ng sinasabi niya is just for show. Kaya huwag ka masyadong komportable. Thank you po, ma'am, sa heads up po ninyo, ah. Pero hanggat hindi po si Ma'am Giselle yung nagsasabi, hindi po ako maniniwala. Excuse me po. O ano? Sumakusaktan? Sumakusampalin? Sige, gawin mo. Prove to me how worthless ako for you, or... Zoe? Kasi hindi na kitang maintindihan. Hinanap mo ko. Nagpakilala kang anak ko. Pero ngayon, ako lumalapit sa'yo. Ikaw ang lumalayo. Kung ayaw mo kong maging ama, ayaw na rin kitang maging anak. Kaya mula ngayon, hahayaan na kita. Guwapo, ah! Yeah, thank you, ah! O siya, dito na kami. Pupunta pa kasi kami sa paboritong kainan nito. Paalam ka na kay teacher. Bye-bye po. Bye-bye! Oh, ingat kayo, ha? Thank you. Mare! Mare! Ano nangyari? Sabi kasi ng doktor, early menopause daw ako. Hindi na ako magkakaanak, Linette. Asa-asa ako na magkakaanak pa ako, Linette. Hindi na ako magkakaanak kahit kailan, Linette. Umasa ako, Linette. Umasa ako. Asa-asa ako na magkakaanak kami, Lina. Hindi kami pinigyan, Lina. Lina, hindi ko ako. Pero alam mo, Lina, okay lang naman din yun. Ano naman? Ah, hindi naman si Annalyn, di ba? Ako, ano ka ba? Magaling yun. Ano yun? Genius na neurosurgeon yun, di ba? Ang pwede sa amin ni Cromwell yun. Basta... Basta... Basta, Lynette. Tuloy lang naman kami, di ba? Lalaban lang naman. Tuloy lang naman yung buhay ko. Tsaka, okay naman yun. Magiging okay pa din kami. Kahit man... Magiging okay pa din kami. Pero Lina, ang sakit-sakit sa dibdib. Well guys, I don't want to take you away from your tasks for today. But I just want to happily announce that we were able to reallocate 2 million pesos worth of budget for our social service patients. Wow! For the coming month. Ang amazing niyo po dun, Madam. Hey, di ba? Congrats po. Kaya na 2M. Ate, kamusta po kayo? Okay lang po, Dok. Okay.
Ate, pag nakuha na po yung CT scan po ninyo, tapos okay na. Click the subscribe button to watch the video. 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 Ate, kaya niyo po yan. Eh, yung mga nanay po kaya may superpowers po yan. At ma-unlock mo lang po yun kapag nahawakan niyo na po yung baby niyo for the first time. Talaga, Dok? Opo. Perfect example po kaya dyan yung nanay ko. Kung alam niyo lang po kung gano'y yung hirap niya. Pero ginawa niya po lahat para mapalaki po ko ng maayos. Idol ko yung nanay mo kung sino man siya. Nakapagluwal siya ng doktora. Doktora man o hindi, dapat hindi mo ipamigay yung anak mo. Pagsisisihan mo yan in the future. Oh! Op, teka. Hindi ka na naman naligo, no? Ha? Amoy alimuong ka na naman. Pag tamad ka maligo, magsukli ka man lang ngayon. Parang kinalahig ng manok yung buhok mo. Kamukha pa naman kita ng bata ako. Eh, wala po kaming tubig sa bahay. Tsaka suklay. Wala kang tubig, tsaka suklay. Alam mo yung tatay mo yan eh. Ganito, kung gusto mo, ampunin na lang kita. Ha? Seryoso ako. Cromwell, oh. Ano ka ba? Anong ampun-ampun? Ano yan? Bakit naman hindi? Napapabayaan to eh. Naku, wag na po, Mangkoms. May tatay pa naman ho ako eh. Yun nga eh, may tatay ka. Pero tingnan mo, pag-ala-gala ka, dapat nag-aaral ka eh. Alam mo, titinguting ko yung tatay mo eh. Ha? O, sige, sige, tama. Thank you, Mangkoms. Okay. Idol! Oh. Aling Diyos ha, huwag na po ako. Hoy, Tolits, maligo ka ha. Alam mo, Labidabs, pag tayo nagkaroon ng baby, ha, araw-araw kong paliliguan, tsaka susuklayin ko yung... Ha? Ano nangyari sa lakad mo? Ah, yung lakad ko? Okay naman, wala lang. Pahinga lang. Ha? Alinet, pinadeliver mo daw to. Ay, oo nga. Salamat. Okay. Oy, alis na muna ako, ha? Labidabs, may ayusin lang. Ah, ingat ka. Eh, Mare, bago umuwi, dadaan muna ako sa Apex kasi ibibigay ko to kay Ma'am Giselle nung papasalamat ako dahil niligtas na si Annalyn. Tsaka, ito yung damit ni Annalyn, ibigay ko din sa kanya. Gusto mo ba sa Mama? No, okay, pwede. Eh, Mare, sino ba yung batang kausap ni Cromwell? Parang close sila, no? Ah, yun. Kaibigan niya talaga yun. Alam mo ba, lagi niyang binibigyan ng pagkain niyan. Lalala ko nga dati, binala niya pa ng sapatos yun. Magilo talaga si Cromwell sa mga bata, no? Alam mo, Lynette, alam po naman yun eh, na gustong-gusto niya na talagang magkaanak. Hindi niya lang sinasabi sa akin. Paano nga, laos na yung matris ng lola. Gusto ko man magkaroon kami, pero anong gagawin ko? Eh, baka talagang hindi para sa amin ang magkaroon ng anak. Mare, alam ko naman na sinusubukan nyo ni Cromwell magka-baby. Kaso hindi naman kayo makabuo. Hindi nyo ba naisip mag-ampon? No, hindi naman namin napag-usapan yun. Alam mo, Lynette, ipinagdarasal ko talaga na sa kahit anong paraan mabigyan kami ng anak. Yung bang, pag nandyan na yung baby, yung mararamdaman ko talaga na akin to eh. Ito yung pinagdasal ko eh. Yung paghawak mo pa lang, yung mararamdaman ko na ito yung para sa akin. Josa, ikaw na lang ang mag-text kay Annalyn, ha? Ikaw na magbigay nung damit na pinadala niya. Oh, sige, wala naman problema. Teka, didiretso ka na ba kay Giselle? Oo, ibibigay ko na to. Oh, wala na ako, ha? Oh, sige. Ah, mag-iingat ka. Ay, ikaw din. Kita tayo mamaya. Okay. Hi, Lynette. Excuse me po. Op, op, op. Ano naman ang ginagawa mo dito, ha?
Iniiwasan mo ba ako? At bakit kami dalang ganyan? Oh my God! Like mother, like daughter. Ano? Sumisip-sip ka rin ba kay Giselle? Ginagawa niyong personal project ang kapatid ni Robert? Wala na ba kayong ibang makapitan? Ma'am Moira, pwede ho ba? Huwag kayong gumawa ng kwento. Nandito ako para magpasalamat kay Ma'am Giselle dahil niligtas niya ang anak ko. Yun lang yun. Excuse me po. Oh, teka muna. Social si Giselle. She doesn't like cheap flowers. Ma! Wendy na, papunta na po ako dyan. Tawagan ko na lang ulit kayo mamaya, okay? Sorry. Miss. Miss! This is Finn Spice. Hello, Ninang? Oh, pwede na po. Okay, papunta na po ako dyan. Sorry po. Ma'am, ano ba? Huwag mong awayin si Tita Lynette. Mas kinakampihan mo itong babaeng to? Ikaw ang nauna, Mami. Nakita ko. Tita Lynette, sige po, gawin niyo na ho kung ano po yung kailangan niyong gawin dito sa hospital. Excuse me. What was that about? Mommy, this is not the right time to pick petty fights. Especially sa side nila Annalyn. At bakit hindi? Kumikis-kis yung Lynette na yan sa tita Giselle mo. Pinipilit nila makuha ang amor na may-ari ng ospital na to para makinabang sila. Hayaan na muna natin sila. Right now, mabangon si Annalyn kay tita Giselle. And anything that you do against her or her mom would be seen negative in tita Giselle's eyes. Iisipin pa niya palengkera ha. Mom, I'm helping you here. And from what I've observed, hindi kayo okay ni Tita Giselle. Do you want her to think na mas okay si Tita niya kaysa sa'yo? Ninang. Nak. Nang. Oh, eto nga pala yung damit, oh. Ay! Ang sweet talaga ng ninang ko. Para talaga akong may second nanay dahil kay ninang. Yes! Siyempre naman, alikalita, wala kang choice. Nanay mo talaga ako. Kasi ikaw na talaga yung anak ko, no? Dahil, di ba, hindi pa naman nabibigyan ng pagkakataon ng ninang na magkaroon ng anak. Eh, ninang, hindi niyo po ba gusto ni Ninong Cromwell talaga na magkaroon na po ng baby? Para siyempre, may kapatid na po ako, di ba? Ay, naku, Annalyn. Kung alam mo lang, naku, panay-panay ang practice namin ng ninong mo. Eh, kaya lang, hindi pa kami sinaswerte eh. Naku, lalong-lalo na yung ninong. Gustong-gusto na nung magkaanak. Eh, yun lang nga. Sana ibigay sa amin, di ba? Pero kung wala naman talaga, eh, okay lang. Pero siyempre, hindi naman nawawala ng pag-asa ang ninong mo, di ba? Tama yan, ninang. Thank you, Ninang. Eh, nak, ano yung hawak mo? Ano yan? Ah, ito po. May nabangga po kasi akong babae kanina, tapos nahulog po sa bag mo. Ay, lagay ko nga po muna to sa locker ko. Sige. Tapos, Ninang, pagkatapos, silibrate ang merienda. Yeah. Ay, galing! Ay, nak, saan yung CR dito? Ay, doon po. Yes, sa gilid. Pero Ninang, kita na lang po tayo dito at si merienda eh. Ah, sige, ay, sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. My baby? Oh, baby.
Dr. Santos, parang may hinahanap ka. Dok, nakita niyo po ba yung ninang Diyosa ko? Parang umalis na siya. I noticed that you have a soft spot for pregnant women. But I really don't think you should have given away the whole pregnancy package for free. Aba, mamimihasa yung mga yan. And then only later we find out na pinamigay naman pala nila yung bata. You don't even know what these women are going through. Yung mga nanay na nag-decide na i-abandon nila yung mga anak nila. Labi na! Conscious ako sa'yo, Labi na! Tumama ba tayo sa loto? Labi dabs? Oh. May baby na tayo, Labi na! Magkaka-baby na tayo! Subscribe to my channel, please. Thank you. 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 Subscribe to my channel, please. Thank you.